Welcome back mga mommies. Ngayon po ay magluluto naman po tayo ng tinatawag namin mga taga Bicol na balisong-song. At syempre mommies, dito lang po yan sa ating nag-iisang ang kusinerang mommy. Ang kusinerang mommy. Yes. And mommies, para po sa ating mga ingredients na gagamitin. Of course, mga mamis, nandito po yung ating mga sangha. Geta, sugar, giniling na bigas. Lucadon or buko. Dahon ng saging, baking powder, vanilla, optional lang po yun. And then water or tubig. Yes, mamis. Ako na pong gagawin ko po is ito po. So, ito pong ginagawa ko ay pinapalambot ko po yung dahon ng saging sa pamamagitan po ng apoy. Kasi, kapag ganito lang po na hilaw, medyo brittle or should I say medyo marupok or magka-crack lang po yung ating dahon kapag pinambalot natin. At kapag marupok po or nag-crack po yung ating dahon, matatapon po yung ating mixture. So, kailangan medyo malambot siya or luto siya ng konti para naman matibay yung ating dahon, hindi siya mag-crack. Okay. Yan. So, ngayon naman po mga mamis ay timplahin na po natin yung ating balisong-song. Meron po ako dito mamis na gata. Ayan. So, pwede rin po naman mamis na gata or tubig. Pero meron kasi akong sobrang gata kaya nilagay ko na siya dyan. Pampa-creamy din. And then, yung ating buko or yung ating luka doon na medyo matigas na ng konti lang sa buko. And then, ang ating asukal. Tansyahin lang po natin yung asukal natin dun sa dami ng giniling na bigas natin. And then, yung ating baking powder para medyo umalsa ng konti ang ating balisongso. And then, tubig mami. Yan. Para, kasi parang kulang yung nilagay ko na gata kanina. So, lagyan po natin ng tubig. So, tansya lang po, mamis, pakonti-konti yung paglagay natin ng tubig. Kasi baka masobrahan naman. So, kumbaga, baka umagos lang siya. So, ganun yung tama lang, mamis. Gradually add water kung kulang pa. Yan. So, ready na siya. Balutin na po natin siya, mamis. This is the proper way para magbalot, para hindi matapon yung ating mixture. Napansin niyo po na yung ating dahon na nabe-bend siya ng maayos. Gaya na po natin. So, tansyahin lang po mamis yung paglagay natin sa dahon kasi nilagyan po natin siya ng baking powder. So, it means aalsa pa po siya. So, wag po masyadong puno. Lagyan natin ng space yung pag-alsa niya. Mamis, madali lang po mamis na gumawa nito. Lalo na kapag nasa Maynila po kayo. So, madali lang. Pwede naman po kayo magpagiling na lang ng bigas sa palengke. And then, magpakayod na lang po kayo ng buko. Ang ginamit ko dito, mamis, is yung buko na medyo matigas na siya ng konti. Pwede rin naman po yung malambot na para medyo malambot din yung ating balisong-song. Napakadali lang, mamis, na gawin. Ito kasing balisong-song, mamis, pagkain Bicolano to na kung hindi siya nakakasawang kainin. Kasi wala naman po itong gaano maraming ingredients. Kumbaga, ilang piraso lang po yung ating sangkap dito is meron ka ng ganito. So, hindi mo na kailangan magbayo-bayo para magkaroon ka lang ng giniling na bigas. So, sa palengke, pwede po tayo magpagiling ng bigas. Yan. So, ito po yung nabalot ko sa aking mixture na ginawa. So, nasa sa inyo po yun. Kung gusto niyo mas marami din, mas marami, mas masaya, mas madaming kakain. Yan. So, pansin niyo po, mamis, hindi po matubig yung gawa ko. So, hindi siya aagos dun sa ginawa natin pambalot. So, later po, papakuluan na po natin siya.
So, ang pagpakulo po nito, manis, siguro po mga 20 minutes, luto na siya. Yan, lagyan ko lang po ng sapin na dahon ng saging para hindi siya, if ever man na dumikit siya sa ilalim, so, dun lang siya sa dahon ng saging. Hindi po dun sa balisong-song natin. Make sure, mamis, na yung paglagay niyo po is ganito. And then, yung tubig is tama lang. Huwag naman po, mami, na yung mas mataas pa yung tubig kaysa dun sa balisong-song. Okay? So, parang magka-level lang po sila ng dami. O ng taas. Yan. Ganyan lang, mamis. So, lalagyan po natin siya ng tubig, mamis, para maluto. Tansya lang. So, ito kasi, mamis, ilang piraso lang. So, ganyan lang ginawa ko. Tubig na nilagay. So, ang pagpakulo, mamis, ay hindi ganong sobrang lakas ng apoy. Tama lang yun. Ayan, so mamis, bilang lang, 20 minutes, depende sa lakas ng apoy. Luto na siya after 20 minutes. Here it is, luto na po ang ating balisong-song. Ayan po, mama. So, wala siyang kalat sa labas. Ibig sabihin, walang nag-leak na mixture dun sa bapang balot natin. So, buo pa rin po siya sa buo. Ayan. Mami, sana po nagustuhan niyo po ang aking recipe ngayong araw, balisong-song. So, pwede niyo rin po siyang gayahin. Pwede rin po kayong magluto ng ganito para matikman niyo rin po ang pagkain Bicolano. Thanks for watching, mga mamis. Bye!